Ang pocket wifi yung madalas natin gamitin kapag tayo ay malayo sa bahay. Oo, karamihan sa atin naka-mobile data lang, pero mas convenient pa rin yung may separate kong devices na dala-dala sa tuwing may lakad nang sa gayon ay makakatipid ka sa baterya ng phone mo. Ngayon, kung mas prefer mo ang mas mabilis na data connection na kayang mag-handle ng mas maraming connected devices, the best pa rin talaga ang home wifi. Ang problema sa mga ganitong modem ay kailangan naka-plug pa sa 220 volts power. Ito yung 12 volts DC power adapter na para sa home wifi modem. Ang problema lang sa ganitong setup, hindi mo pwedeng bitbitin sa labas kasi naka-rely lang siya sa easy supply. Kaya ang pwedeng solusyon dyan ay ang powerbank. Pero dahil ang mga powerbank na karamihan na meron tayo ay 5 volts lang ang output nito. So paano natin ito magagamit? Ang tanging solusyon dyan ay itong USB adapter cable na kayang convert ang 5 volts DC into 12 volts DC. Pero take note, dapat yung powerbank mo ay may sapat na supply na kayang buhayin ang modem. Siya nga pala, baka trip mo itong mga branded overan t-shirt na gawa pa sa Bangladesh. Quality yung tila nito pero mas mura kaysa sa nabibili natin sa mall. Mabibili mo ito sa store namin sa pinakamababang presyo na 115 pesos. Mag-message ka lang sa shop namin para mabigyan kita ng mas malaking discount. Check nyo na lang ang link sa description ng video na to. And please don't forget to subscribe. Maraming salamat po! Para makita natin ang actual current consumption ng ating modem, gagamit tayo ng USB tester. Pero hindi na ito required sa ating setup na modem with powerbank. For the sake of this tutorial, ipakita lang natin yung actual na konsumo mula sa ating powerbank gamit ang home wifi modem. As you can see, nasa 0.2 ampere ang current consumption nito. Pero inaasahan natin na unti-unti itong tataas habang naglo-load ang modem. Sa ngayon, nasa 0.5 ampere na ang stable na current output nito. Actually, pagkatapos kong i-shoot itong vlog na to, ilang oras lang ay biglang nag-brownout sa lugar namin dahil may ginagawang sirang poste sa kabilang lugar. Naalala ko na 12 volts DC din yung required power ng Converge ISP modem namin. Kaya sinubukan ko i-power on ito using power bank only. Ano lahat naman dito? Appliances? Tapos yung wifi patay din. Pero no problem. Kasi nagawa natin ito ng paraan para ma-activate natin yung wifi. Okay, 5 volts. Ayan. So, gamit yung 5 volts adapter. Ipunit natin yung dito sa ating wifi. And papalitan natin to. Wait. Ayan. Ayan. Yung power bank ko is nasa 46% pa. Walang kuryente, walang wifi, no problem. Power bank ang katapat sa walang kuryenteng router. Ayan.